Okay guys, welcome po sa Usapang Barya at sa video na ito mga kapatid, mag-o-open box po tayo mga kapatid. At ito po ay isa sa mga rare error coins na dapat nyong makita mga kapatid. Okay, isishare ko na rin sa inyo mga kapatid yung mga nabenta sa akin ng mga kapatid kong collector dito sa aming lugar. Ayan. So, ito po ay mga USP at commemorative coins. Ayan. ₱1908 na USP coin, 1 peso. So, ito po ay yung mga common year lamang. Ayan. Baka meron po kayo niyan, pwede nyo po akong bentahan ito. 1909 USP coin, 1 peso. Ayan, napakaganda mong condition pa nito. Ayan, ito. 1 peso Pilipinas, 1907. Ayan, mga common year lamang naman ito mga kapatid. At isa pang 1908 na 1 peso USP coin. Ayan. At may libre tayong 5 peso ang bagong lipunan. So, hindi po ako bumibili na to mga kapatid, okay? So, ito po ay pinri lang ng ating mga kapatid na kolektor na nagbebenta sa atin. Ayan. Medyo okay naman ang condition nito. At ito mga kapatid, yung mga nabili natin dito sa atin. Ayan, 1 piso commemorative. Napakarami nito, 15 pieces. Ayan. Sino ba ito? Ayan, si General Artemio Ricarte. 1 peso commemorative coin. Ayan. Marami na rin tayong nabilhan nito. Simula nung nag-collect tayo mga kapatid. Napakarami na namin nabilan nito. 4, 5, Asian 50. Ayan. So, hindi naman po ako ganong bumibili nito, lalo na kung yung mga malalayong lugar, mga kapatid. Ayan. Kung malapit po kayo dito sa amin, pwede naman po. Ayan, Laguna area. Pero minimum of 20 pieces, mga kapatid. Okay? Pero sa ngayon, hindi muna. Stop buying muna tayo nito. At syempre, yung piso 2005, ayan, napakaswerte ng mga taga-gasolinahan. Ayan, thank you po sa matsatsagang paghahanap. Napakaswerte talaga ng mga matsatsagang maghanap, mga kapatid. So, hindi naman po yan basta-basta nakikita. At hard to find po yan, year 2005 na 1 peso coin, ayan. Napakaganda pa ng kondisyon. Ayan. Baka makakita kayo nito, yan, pwede kong bilhin yan sa inyo, mga kapatid. Still buying po ako ng 1 peso, 2005. Okay? Okay, bago natin tubuksan, mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa aking mga kolektor, ayan, na matyagang naghahanap at nakakapagbenta sa atin ng mga coins. Siyempre, maraming maraming salamat din po sa patuloy na pagsubaybay dito sa Usapang Barya. At sa mga susunod nating updates, magpapag-giveaway po tayo, lalong-lalo na dun sa mga nagsishare ng ating video. Abangan nyo po yung mga updates natin palagi mga kapatid. At sa mga nagsishare dyan ng video, ayan, kayo po yung posibleng mapili at manalo ng 1,000 peso load or 1,000 peso cash. Via GCash yan mga kapatid. Okay, so tara, buksan na natin to, huwag na natin patagalin. Saan kaya nilagay ang ating coins? Ayan, may props pa. Orasan. At ayan, panigurado, nandito yan. Ayun. Nakakita ko na mga kapatid.
Ayan. Sabay-sabay nating tignan, mga kapatid. At kilatisin nyo pong mabuti ito. Marami pong hindi nakakilala sa bariyang ito at ito po ay isa sa mga error coins na bibihirang mangyari at naiimprenta. Ayan. Ayan, mga kapatid. 78th anniversary late legal planting. So, na-iprint siya sabay metallic na kagaya ng 10 peso natin, mga kapatid. Okay, ang tunay na itsura niyan, mga kapatid, ay ganito po. Ayan. 5 peso late legal planting 78th anniversary. Ayan, dapat hindi po by metallic na kagaya nito. Ito po ay nag-iisa lamang, mga kapatid. Sa palagay ko po. Okay? Ayan po yung likod niya. 5 piso na wrong planchet yan, mga kapatid. Ayan. So, napakalinaw po, mga kapatid, at napakaganda ng pagkaka-error dito. Kaya kung makakakita kayo ng kakaiba sa inyong coins, ayan, ipagtanong nyo lamang po sa ating Facebook page, Barrio Official PH. So, kadalasan na nakikita nating error, mga kapatid, ay yung off-center double print. Ayan, mga kapatid. Pero yung mga ganitong klaseng error coin, ayan, bibihirang mangyari, mga kapatid. At bibihira rin matagpuan ito. Ayan, tsambahan lang po yung mga ganitong error coins. So, yung mga masisipag kong coin collector, talaga namang matsatsagang naghahanap. Kaya, nakakatagpo sila, mga kapatid, ng mga ganitong klaseng error coins. Okay? Kaya maraming salamat po sa ating mga kapatid na collectors. At sa lahat po ng nakapagbenta sa akin ng mga coins, hard to find coins, error coins, ayan. Sana po ay patuloy nyo po akong mabentahan. Okay, sana po yung iba ay huwag pong magalit kung natatanggihan ko po yung mga coins nyo. Dahil yung iba po, kadalasan ay common coins lamang naman po ang inaalok, okay? At syempre, hindi na po ako tumatanggap ng mga damaged coin na masyado na hard to find. Hindi ko na po yun binibili. Kaya humingi rin po ako ng pasensya, mga kapatid, dun sa ibang hindi natin nabibilhan. Hanggang dito na lang, mga kapatid, at kung sakali pong makakita lamang po kayo ng mga error coins na aking tinatalakay, yung mga ibang error coins na binibili ko, i-review nyo lang po yung mga bawat video natin nung mga nakaraan at tapusin nyo po para makita nyo po yung mga unboxing video natin about sa mga error coins, lalong-lalo na yung mga off-center na nabili natin noon. Okay, kadalasan nangyayari yan, mga kapatid, sa 5 peso coin, nonagonal coin. So, kapag common coins, hindi ko po binibili. Sana po ay wag na po kayo mag-alok sa akin ng mga common coins dahil hindi ko naman po yan binibili. Okay, hanggang dito na lamang, mga kapatid, at salamat po sa lahat ng mga kapatid kong kolektor na patuloy na nakasuporta. At salamat po sa lahat ng OFW na palaging nagsishare ng ating mga video. Kita-kits na lang po tayo sa mga susunod na video. Peace out!